Good morning mga kapital, kapadyak at kasandok. Lalo lang lalo na yung mga kabikership natin dyan. Ngayong umaga, very special lang ating gagawin. Pochero, pero lalagyan natin ng twist. Gagawin natin crispy pochero. Tapos bibigyan ko kayo ng mga matitinding tip para sumarap. Ito ginagawa to sa handaan sa Batangas, kaya try nating i-apply sa bahay. Simulan natin ang mga ingredients. Kailangan natin ng lean meat na baboy, salt and pepper, bawang sibuyas, patatas, carrots, baguio beans, malupit na pampalasa, garban sauce, brown sugar, pineapple, tomato sauce, ketchup, at ang mabisang Hans pork and beans. Ito ang sekreto ng masarap na crispy pochero. Ito na, i-reveal ko na. Pineapple juice, imamarinate natin yung lean meat mga 2 to 3 hours, pero kung may pang 24 hours kaya mas maganda, 2 to 3 hours lang. Mamaya makikita natin. Ito ang nagpapasarap. Tapos salt and pepper. Salt and pepper. Drop na natin. Then pineapple. Marinate natin siya sa 2 to 3 hours, pero meron naman technique niya. Pag nagmamadali kayo, papakuluan na kagad yan kasama ng tubig. Tapos yun ang gagawin natin, base of broth. Saalang natin siya ng 15 to 20 minutes. Tapos mamaya ipiprito natin yan. Papakuluan natin. Tapos ipiprito naman natin yung patatas saka carrots. Oh, natapos na yung 15 to 20 minutes natin pagpapalambot ng baboy. Pirito naman tayo. Mantika. Ginagawa ng matika. Itrito mo tayo ng gulay. Saging muna, saging. Kulayin natin mabuti yung saging para mamaya kung niluto natin nagko-complement sa itsura. Masarap na rin kainin pag ano sa pochero. Kapulayin natin yung saging, tapos may salang na natin yung karni natin. Kaya konti na lang makakaos ito saging. After nung saging, ano naman parata sa kakeros naman gawin natin. Ano rin natin pa pirito na din natin mabuti. Konti pang pirito. Tapos sunod na natin yung baboy naman. Konti pa. Mga 3 minutes pa to. O, pwede na yung patatas, carrots natin. Sunod na natin dito yung
Baboy. Kakabiling natin. Perfect. Kakabiling natin. Ganda ng pagkakape dito. Tapos, crispy na yan. Maya maya. Takpan mo natin. Pwede ka lang sir. Tara, hanguin natin yung aboy. Ganda ng pagkakape dito. Wala bang pa yan? Nasunod na natin yung mga aromatics. Mag-igisa na tayo. Start na tayo mag-isa. Bawang. Sundan natin sibuyas. After ng bawang sibuyas, lagay na natin yung tomato sauce. Then ketchup. After ng ketchup, hands, pork and beans. Dalawang pakete. Halo lang, halo. Pag umaan na, ilagay na natin yung baby beans. Simmer lang, simmer. Sunod, sunod na natin yung garban sauce. Garban sauce. Halo lang. Simmer lang, tapos dito abay. Oh, ngayon, ano na? Itong carrots, patatas, saka pinilitong sabah.
Wala nga pala tayong nabiling repolyo. Sana may repolyo to eh. Pero okay lang. Yun lang ang kulang. Pero masarap na to. Tapos mamaya pag na-incorporate na yung ano na to, lalagyan na natin siya ng burot kanina ang ginawa natin. Ganda ng kulay. Oh. Pocherong pochero. Mabisa pang palasa. Tapos, kada natin ang sabaw. Yung pinag-ano kanina, pinagpakuluan kanina, yung may pineapple sa yung pork broth. After nyan, lagyan na natin siya ng brown sugar, 2 tablespoon. Yan, pochero na. After nyan, siyempre yung pinirito natin pork, crispy pochero in the making. Halo lang. Siguro, luto na to, mga 7 to 5 minutes. May pochero na tayo. Crispy pochero. Sundan nyo lang po. Napakadali. Step by step. Saka kung ano, i-post nyo. Tapos, ilustan nyo yung mga kailangan. Then, sabayan nyo lang. Yung mga mami nag-aaral dyan, sundan nyo lang. Tapos, practice lang. Wala naman problema pag sumablay. Practice lang. Sabi nga, practice makes perfect. Simmer na lang natin. Pakaganda. Ito yung version ng panghandaan. Ginagamit talaga ito sa pangmaramihang lutuan. Inapply ko lang dito sa maliit na kawali at i-share ko sa inyo. Crispy pochero. Para sa aking mga kapadyak, kapedal at kasandok. Siyempre, lalong-lalo sa mga kabiker chef natin dyan. Hello sa inyo dyan. Simmer na lang, mga 1 to 2 minutes. Tapos, done na tayo. Meron na tayong crispy pochero. Panghandaan style. Sarap. Perfect po siya. Tama-tama kung galing po kayo sa workout o pag-bisikleta. Kasi ito ang kakainin yung recovery po. Panalo po. Enjoy! Basta na-marinate yun po sa pineapple saka asin paminta. Tapos gagamitin natin siyang broth tulad nito. Napakasarap po. Kung nandito po kayo, baka sabihin nyo makatatlong kanin kayo. Tinuro ko po yung technique. Tip ko po yun. I-marinate nyo siya sa pineapple. 2 to 3 hours o kaya 24 hours, panalo na po. Yun lang po ang technique sa pocherong masarap. Salamat po and enjoy. Sana subukan nyo to. Salamat po. Tapos na po ang ating crispy pochero. Sana po nagustuhan nyo. Simple lang po. Subukan nyo din. Yan po siya. Umuusap pa. Piping hot. Salamat po sa pagsama uli sa akin dito sa pagluluto ng crispy pochero. Sana po may natutunan kayo. Enjoy!